Yan, magandang araw mga kalamon. So, eto tayo ngayon. Nasa kalsada na naman tayo at kasama natin si Ilay ng Ilay Cooks and Eats. So, kaninang umaga, nakaalis na tayo ngayon kasi medyo hapon-hapon na eh. So, ang kasama ko kanina si Penny. Pumunta kami ng Mega tapos kumain din kami pala sa Ipudo. So, isa sa mga the best na ramen shop dito sa Pilipinas. So, and thank you so much Ipudo sa napakasarap na ramen niya kanina. At dun sa napakasarap na dessert niyo, yung matcha creme brulee. So, nagustuhan ko. Although, hindi gaano mahilig kasi si Penny sa matcha flavor. Ayun. So, ngayon, papunta kami ni Ilay sa poblasyon. Doon kami manggugulo. Doon tayo maghahanap ng makakainan. Maglalakad-lakad din tayo. Maghahanap pa tayo ng iba pang lugar na mapupuntahan. So, stay tuned. So, oo nga pala, kung mapapansin niyo, meron tayong panibagong gamit. Panibagong gadget tayo, may alaga tayo, na furry. Yan, nabili natin to sa Lazada, itong Shure na wireless mic. So, thank you so much Lazada sa ating panibagong mic. So, testingin natin ang quality ng sound nitong mic na to ngayong vlog na to. So, stay tuned pa rin. So ayun mga kalamon, so pagkatapos ng napakahabang biyahe natin, mga siguro 15 to 20 minutes na biyahe. So nandito na tayo, nakarating na tayo sa Kaukai Thai Chicken House. So marami tayong naririnig dito na mga comments, mixed ang comments niya. So nandito tayo para subukan natin kung ano ba talaga ang verdict dito sa Kaukai. So don't worry. Hindi ito sponsored. Tayo magbibigay lamang ng matinong comments at sa kanilang mga pagkain. So kung hindi okay, yun yung sasabihin natin. Kung okay, syempre yun rin yung sasabihin natin. So tara, sugurin na natin tong Kaukai at lumamon tayo. And mga kalaman, so naka-order na tayo. Mag-aantay na lang tayo na ma-serve yung mga pagkain. Tapos, may mga ibang items lang kasi sa menu nila na hindi pa sana natatry nitong si Ilay. Kasi si Ilay nakakain na dito ng ilang ulit. So, yun tuloy yung mga hindi available. So, ang in-order na lang niya is siguro yung mga typical na nakakain niya na dito. So, yun. Ako naman, wala pa ako nakakain dito so far, so trial. Tingnan natin, sana masarap yung mga pagkain. Chicken patkapang. Patkapang nga pala. Parang chicken tapas silog. Chicken tapas silog ang dating. Okay, so, masarap siya. Nakakain ako dito before, like sinabi ni Arbs. Pero first time ko ordering to. Lasang-lasa ko yung spices. Yun ang una ko napansin. Tapos, hindi siya maalat. For me, ha? Tapos, kung titingnan nyo, may palat to. Hindi pala. Ito pala, kakaiba pala. Akala ko tatanggalin yung pala. So pagkagat ko may crunch. Tapos ang dami ng green beans niya. Which, hindi naman nagre-reklamo. Madaming garlic. Madaming sili. Perfect. Ayan, ito na. Yung chicken. Try muna natin ng walang sauce. So, kahit na anong pampalasa. As is muna siya. Tingnan natin kung okay na. Oh,
Okay naman yun. Actually, yung in-order ko is yung spicy na chicken niya. No, spicy na variant. Ah, hindi naman siya spicy. Mild lang din naman yung lasa niya. Hindi rin naman siya ganun kaalat. Okay naman. So, yung laman din mismo ng chicken at juicy siya, hindi siya nag-dry out, okay siya. No good. Yung sweet and spicy sauce. Okay siya. Hindi niya kalasa yung mga typical na yung alam mo yung mga sweet and spicy na sauce na nabibili mo sa supermarket, yung mga nakabote na okay yung lasa na mukhang doon ako nakakuha ng spice na inaanap ko doon sa chicken, pero okay siya. So, ito naman yung next natin na susubukan, itong para may Thai fish sauce tapos sa cilantro and may continue lime tapos para may sugar yata siya and garlic. Try natin ito. Mas na-boost niyo yung alat ng breading ng chicken. Sasuggest ko siguro huwag niyong gaanong damihan. Medyo nadamihan ko rin kasi yung lagay. So medyo umalat siya. Pero okay siya. In small amounts, magiging balansa siya. So maya, try ko kayong paghaluin yung dalawa. Yung dalawang sawsawan. At sa pinaghalo natin yung dalawa, yung parang sweet chili sauce tapos yung may Thai fish sauce. Try natin kung ano magiging lasa. Parang binabalansya ni tamis yung alat nung Thai fish sauce. Pero okay pala siya. Actually, masarap siyang paghaluin. At least hindi siya nagiging sobrang alat. Kung katulad nung sa yung Thai fish sauce lang na may cilantro. Good. Ay, natapos na pala tayo kumain. Tapos ito pala, hindi pala natin na-review kanina. So ito, ang lasa niya more on tea, no? Mas malasa yung tsaa mismo. Lasang-lasa, sabi ko kay Herbs kanina, mas lasa may yung tsaa kaysa yung gatas tea. So, okay lang naman din. Not in a bad way naman siya. Okay yung lasa niya. It's a compliment. Pero best talaga siya na i-serve na over ice. Pero good. Sarap. Yun, so natapos na po tayong kumain dito sa Khao Khai. Yun. So, verdict. So far, okay naman din yung mga pagkain nila. Hindi naman din siya maalat. Hindi rin naman may sobra sa mga spices or something. Siguro basil. Medyo konti, nakaka-overpower siya, pero hindi too much naman na mabibwisit ka. So, hindi ko rin naman dinidisregard yung comment ng ibang mga nakatry ng pagkain. Siguro, another time nila na natry yon, so baka may pinagdadaanan yung mga nagluluto that time. Pero for now, okay yung lasa ng pagkain nila. Okay din yung quality ng food, masarap siya. So, huwag kayo matakot if gusto nyo i-try yung Khao Khai, try nyo. Feeling ko naman okay naman yung pagkain. So, go! So, ayan mga kalaman, paalis na tayo dito sa may Khao Khai. So, thank you so much ulit Khao Khai sa inyong pagkain at sa pagsaserve sa amin. At sa inyong mga staff din na mababait. So ngayon, papunta tayo sa next destination natin. Ito, nadrive ulit si Eli. So, papunta tayo saan? Sa Agimat. Agimat. Ngayon, maghahanap tayo ng Agimat. Agimat! So, yan. Stay tuned. Punta tayo ng Agimat. Tingnan natin kung ano meron doon. Foods or drinks, bahala na. And so, andito na tayo, nakarating na tayo dito sa Agimat. So, hindi ko sure kung ano i-expect ko dito. Kainan, or inuman, or tambayan. So, old school feels yung labas. So, tingnan natin sa loob mamaya.
Kunan natin ang putik. Kumusta yung inumin mo? Sarap. Ang sarap niya, promise. Kakaiba yung lasa niya. May pagka-guava, yung strong guava flavor. Tapos, parang bayapas eh. Medyo bayapas. Tapos, ano na. Spicy. Medyo, actually, ano lang, notes of spiciness lang. Yung sinabi na yung honey, jigsaw honey na nagpapaanghang. Kung ang hang talaga na hit, hindi ko maramdaman. May notes lang siya. Medyo matapang. So, first and last time ko na ito. So, ito naman sa akin yung ano, reyna ng isla. So, I'm the queen. You're the queen. Masarap siya. Ano siya eh, magwapa. Fruity. Fruity mismo yung lasa niya. So, good siya. Mild, hindi naman siya sobrang lakas. Good siya. So far, ito, namumulutan na kami nitong yung bahay kubo. Bahay kubo na may enoki. Enoki wala mushroom. Sa kanta. Wala sa kanta, pero bahay kubo. Pero so far, napakasarap. Masarap yung ano, masarap yung pagkain nila, yung chicha-chicha nila dito. Citrusy yung lasa niya. Medyo lasa din naman si ano, si lambanog. Okay. Smooth lang siya. Hindi naman siya sobrang tapang talaga. Ayan.
So medyo umulan pala kanina. Ayan. Kaya medyo tumambay muna tayo saglit. Pero ngayon pauwi na tayo. Ayan mga kalaman. So natapos na naman tayo ngayong weekend na to. So salamat sa pagsama sa amin sa Kaukay. Dito sa Agimat. Ayan si Hilay oh. Getting ready na. So yan, thank you sa lahat ng mga sumubaybay at patuloy na sumusubaybay sa ating vlog. Ngayon, kung may time kayo, pwede nyo i-subscribe yung channel natin, pwede nyo rin i-share yung videos natin para mas marami pang makapanood. Ayun, so thank you ulit sa pagsama sa ating lakad ngayong weekend na to. At hanggang sa susunod na weekend ulit, salamat sa inyo mga kalaman. Paalam!